kayo sa mga subdivision, sa mga kalye-kalye ngayon dyan. Nagkalat. Nakadaster pa si Lord. Nakadaster pa. Pero ito ay worldwide trend eh, itong mga electric vehicles. Nung bansa talagang mas marami na yata sa mga communities yung mga electric vehicles eh. Ang kailangan lang na supporta, siyempre dapat may mga charging stations. Siguro mamagastos yun. At yung mga parking areas sa mga commercial areas dun sa US halimbawa, may mga charging stations. Yes. Uhulog ka lang ng coins, pwede ka mag-charge ng vehicle. Dito, matatagal lang pa tayo bago kumalat o dumami itong mga electric vehicles. Pero napaka-importante, mahalaga. Ito dapat hoy, kailangan nating supportita. Siyempre, yan siguro ang future ng ating transportation. Transportation. Ang electric vehicles. Ano? Sa ngayon, there are more than 100 lang na mga charging stations nationwide. Ano? Karamihan ay naka-concentrate dito sa Metro Manila, doon sa ibang mga area, halos wala pa nga eh, no? Oh. At sa ating modernization, no? But yan ang future, no? Siguro sa mga let's give them about 3 to 5 years more. May batas na rin talaga para, yes, para palaganapin ang mga electric vehicles. Sa mga tanong niyo po, siguro napakadaling sagutin. Kasi yung electric vehicle, base sa pag-aaral natin, talagang yung sinasabi nating eco-friendly na talagang hindi less yun. Siyempre, yung mga ano carbon na lumalabas sa mga sasakyan natin. Yung aming Euro 4, kahit pa paano, may carbon pa rin yan. Hindi mo na nakikita, pero may carbon pa rin yan. Ang target natin, lalo kami mga operator, eh, mga tatay din. Totoo. Diba? Magiging lolo din someday. Yung mga anak, ba't mga apo. Oo, yun po yung yung po yung inaalagaan natin, hindi po yung hanap buhay natin ngayon eh. Ngayon eh, na masakit sa loob, papalitan yung dating luma, papalitan ng bago, magkakaroon ng utang. Pero hindi po yun ang pinag-usapan natin dito. Kaya kung ang ating environment ay dudumi at dudumi, tapos hindi na natin masisave. Kaya kailangan ngayon pa lang. Kaya tayo nag-Republic Act 749. Yun yung ating Clean Air Act. Plus yung isang batas din na 9729, Climate Change Act. Yun po yung kami pumasok. Sabi ko, ito may tayong dalawang batas. Ang gobyerno po natin, gawa lang na gawa ng batas eh. Pero hindi po yata nila nakiintindihan kung ano yung ginagawa nila sa batas na ginagawa. Na kung sino yung gumawa ng batas na yun, itong modernization na to, nasasalo doon sa batas na ginawa nila, nag-approve ilan silang nagla. Sila yung magpukpok nito. Gawin nila to na seriously. Hindi yung baka meron lang silang constituent na masasaktan, sila naman isa sa pumipigan noon. Sana tulungan natin, yung future natin ang alagaan natin. Di ba, Asek? Para yung environment natin na hindi tayo sin... Kasi nung araw, anadin ko, uwi ka ng probinsya para makalanghap ka ng sariwang hangin. Sariwang hangin. Yun ang madalas ko naririnig, di ba? Pero ngayon, kung ito ay talagang less emission, by 5 years from now, sinasabi na siya, hindi mo na kailangan umuwi ng probinsya para makalanghap ng sariwang hangin. Dito lang sa Metro Manila, makakalanghap ka ng sariwang hangin. Meron tayong bansa, meron tayong lugar sa ibang bansa, Europe, na ang kanilang electric vehicle doon, 90% kasama na sa public at private transport. Yes. Merong bansa, kundi ako nagkakabala, 90% na ng kanilang sasakyan doon ay electric na. Oo. Sana ganun din tayo ang gobyerno, maging seryoso.
seryoso sa ating transportation. Marami talaga tayong pwedeng gawing istasyon, ASEC Santos, yes. Ano, environment, ano, health. Yes. Basta sama-sama welfare, na 'yan. Basta ang tinatawag nating cooperative is a way of life. So ang isa sa mga mission talaga natin ay i-improve din ang media, alam mo, kasi yes. Kailangan din ang kung ano ang nakukuha ang impormasyon ng publiko mula sa media. Kasi sa commercial media, which is, kumbaga, profit-oriented, commercial eh. Dapat eh, mataas ang rating nila, dapat eh, sila yung kasama sa top 10 para mas malaki ang kita. Profit-oriented. Pero sa ating Studio TV Network, service-oriented, ang ating layunin ay makapagsilbi sa pamamagitan ng tamang impormasyon. Ang environment asset for one thing. Ang environment issue, pag nagprograma ka tungkol sa environment, hindi masyadong attractive, hindi masyadong nag-rate. Yes. Pero napaka-important. Online. Bakit marami nagkakasakit ngayon? Dahil marami ang hangin. Climate change, pollution, environmental issues po yan na kailangan natin pag-usapan at hikayatin ng mga kababayan natin ito ay i-practice na i-preserve ang ating kapaligiran. Kasi may mga captain pagdating ng panahon eh, ano pang ginawa ng lolo ko nung siya nandito? Pinabayaan niya ata. Mundo namin. Di ba? Ganun? Yeah, alam mo ka, Andy, ito ha, madagdag ko lang. Ano. Yung mga kabataan at saka yung the present generation concern dito sa nangyayari sa kapaligiran, sa about the environment, about climate, no? Bakit ganito, bakit ganon, no? Alam mo, pati yung pakikinig at panonood ngayon, inaabangan na yan ngayon. anong susunod na bulletin? Anong signal na ngayon? Ito, parang ayaw pakinggan yung mga yun. Puro entertainment, puro mga, tapos yung mga news ngayon. Ano? Pero ngayon, nagiging weather bureau ngayon. Ano? Magandang dahilan nga ito ngayon. Dahil sa nangyayari sa pinapakinggan ng pati yung weather bureau kasi, ngayon. Kasi yung mga bagyo natin, pagka mas malalakas na kaysa mga dati. Yung mga lugar na dati binabagyo sa Pilipinas, ngayon ay pagka tinamaan ako ang tindi ng damage. Sipin yes. Niyo Mindanao, Davao area, sa Buanga, hindi yan binabagyo ng mga panahon na yun. Yes. Pero nangyari, malalakas na bagyo, tumama dyan sa Mindanao, tumama sa Eastern Visayas, lahat na apektado sa buong Pilipinas. Tinatamaan na. Dati Katanduanis lang. Kahit inibihirang mabanggit ang Davao area o kaya Eastern Mindanao. Pero ngayon, marami na halos taon-taon, may malakas na bagyong tubig. Atin yung ating mga millennials, hindi tsaka ASIC, no? Hindi kasi nila alam yung kaya yung climate change, hindi nila alam eh. Oo, bakit? Bakit sino hindi nyo alam yung climate change? Alam nyo ba nung araw mga millennials, mga kabataan, pag sinabing summer, summer talaga. walang ulan kang mararanasan. Talagang init. Summer from, pag pumasok na tapos ng bagyo ng buwan ng November or December, pagpasok ng January up to March or April, hanggang May, summer talaga yan. Diba? Uulan lang yan. Ng May. Yes. Yan. Pagdating ng June, yan na. De, ang, basa ko, ang bilin sa akin ng aking lola nung araw, no? Or ng nanay ko nung araw. Yung unang ulan ng Mayo, sahurin mo. Ay, ewan ko kung basa yes, kami, yes. Tama. Yung mga bata nung araw, ganyan. Sinasahod namin, bakit? Tapos, kailangan direct ang sahod ulan, tapos ilagay mo sa iskape, taklo ba may bote. Pag yan, nakita mo na mawis, may bagyong darating. Yung mga ano ng araw, pero napaka-effective, no?
Hindi, hindi yung sumasablay. Tawag yan ay Agua de Mayo. Agua de Mayo. Sa unang araw ng Mayo. Tapos maligo ka rin para yung mga rashes mo nung ano. Nung, pero wag yung unang-unang bagsak pag yung umano na. Yung mawawala din yan. Maligo ka sa unang ulan ng Mayo. Ang problema ka Andy, ka Freddy, yung ulan eh, bumagsak dun sa bubong eh. Yung bubong eh, napakarumi. Puro dumi ng pusa. Puro dumi ng pusa. At saka masyado na. Yan ang nangyari. Dito na pala si Taga-Dear H. Nakahabol din si Noche. Pagkabagong dating, dito siya umuupo sa posisyon. Noche Battery Cat, kanina hindi ka nakabattery. Si Noche Cat. Tas mula sa Bizar H. Welcome at nag-inogta ng ating istasyon. Nagbukas na tayo, nag-blessing tayo dito sa ating programa. Ayan, maraming salamat sa ating mga kasamahan din sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa lahat ng ating mga listeners ngayon, mga viewers. Ako, marami, unti-unti nang dumadami na yung mga viewers natin. Yes, inaantay nila. Ang dami na rin mga nagla-like. And share. Ayan. Dumadami ang bisita natin ngayon eh. Unang-una, acknowledge ko muna yung aming presidente ho sa pinakamalaking kooperatiba sa buong Pilipinas, ang ACDI Multipurpose Cooperative. Okay lang, si retired Brigadier General Ogi Gaite, no? At yan po ang ating patron dito. Alam mo yung ating bisita from grabe to from the Land Bank of the Philippines. From Land Bank of the Philippines. Actually sir, nanggaling ako kami sir sa meeting lang ho kanina with bank at parati ho nababanggit ni Sir Dado na baka makatulong pa sila sa mga ibang kooperatiba. Hindi lang ho doon sa NCR kasi nababanggit niya ho kanina na medyo saturated na ho yung mga big ops dito sa NCR. Yes. At gusto hong tulungan ng Land Bank ho yung mga other co-ops sa mga probinsya ho natin. So tamang-tama ho nagkaroon kami ng meeting with Sir Dado, eh yun ho. Sabi ko nga po, dalhin ko ho siya dito. Nationwide. Oh, nationwide. Sa aming 63 community radio stations. Sir Dado. So, ang microphone, ganun dito sa studio namin. Pre-wheeling po ito. Pre-wheeling, Sir Dado. Sir, please, kung ano ma-iskuha niyo po about na Land Bank po. And, magandang salamat po ng marami. Magandang araw po sa inyo lahat at saka po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong malawakang programa. Ang Land Bank of the Philippines po ay buong puso pong lapit po sa mga kooperatiba na kung kailangan po ninyo ng financial na assistance sa Land Bank sa pangkabuhayan ng mga kasapi, lalo pa na yung mga magsasaka at manging isda at saka sa mga MSMEs. Willing po ang Land Bank na puntahan transport po. Sa transport, ganun din po. Kasama po ang mga transport sector sa tinutulungan po ng Land Bank. So, marami po kaming mga lahan at kausapin yung aming mga kasamahan doon para po tingnan ang inyong mga pangangailangan. Marami pong salamat. Sir Dado. Salamat po. Ninong Dado. Ano ang apelyido ni Sir Dado? At ako po ay si Leonardo Aureliana. At anong mission po kayo sa Land Bank? Ako po ay Landbank? Head po ng Microfinance Institutions Department na nandito po sa head office sa Manila. Ang aming po po na ano, ito po yung malaking pagkakataon na salamat po General Gaiti na invite po ninyo ako dito. Kami ho'y nagagalak. Very honored na kayo napunta rin ang aming inaugural broadcast. Ngayon pa lang inaugural ho inaugural broadcast po. Kabubukas lang namin. First day po ito. Oo. Gahanap siya ng kooperatiba na pwedeng tulungan. Pwede tayong mag-volunteer eh. Kasi napakadami namin sir na
mga project na gagawin. Unang-una naman ay kinakailangan niya ng mga equipment at kinakailangan natin ng capitalization doon. Pangalawa is bubuksan din natin yung baka next month mabukas na namin yung amihong forum na gagawin weekly. Ito naman ay ikot natin sa loob ng impormasyon galing sa ating Coop Radio and TV. And then we're also planning to open yung proprietaryo na makakatulong sa buong sektor, lumalaking sektor ng kooperatiba. Dito sa pagtayo ng aming Coop Rtvn TV, walang problema yung very generous na partner tumutulong, yung tatay, yung ACDI, na pinamunuan po ng aming chairman na si retired Major General Gilbert Nyanto. Pero tayo naman bilang anak, hindi man tayo pwedeng umasa hanggang sa pagtanda natin. Dapat may panahon lang yun, di ba? Tatayo at tatayo natin talaga na bumilis yung ating pag-forward is mga kailangan tayo ng tulong. And at the same time, pumasok sa research at saka sa survey kasi ito yung mga kinakailangan talaga sa media natin. And of course, seek an audience with you and also sa kung sino man dapat kausapin para ma-discuss ito. Hindi sa amin ay ano eh, ako kasi ay sa piloto ng T-41 yung maliit na mga aeroplano na ang bagal. So kinakailangan after si si General Gaite. So pares mabagal yung mga sasakyan namin. So yun na sir ano, Land Bank, and we're happy that you participated in the launching of our Coop Radio TV. Ito yung magiging partner ng buong sektor ng kooperatiba kasi yung Coop talaga ASEC, lumalaki na, no? Yes. Oo, napakalaki na talaga. Napakalaki. Oh. We have a popular ang electric cooperatives. Pag isinali mo ang electric cooperatives because we have 121 electric. Kabit paglabas mo ng Metro Manila, provincial, mga electric cooperatives na yan. Hindi lang families yan. Plus the 12 million members of legitimate mga ano. So that's we will in the, ang future natin is magiging cooperative nation ang buong Pilipinas. Yeah, oh, napakalaki. So yun the Coop Radio TV. Saka so ASEC with the yung ano, yung pronounced statement of the President, yung importance, yung value ng kooperatiba. Cooperative. Tingin ko talagang ang direksyon ng iba't ibang mga ensya ng gobyerno ay doon na rin. Yung support na yun ang magpapalaki ngayon ng sektor ng kooperatiba. And tayo ay nagpapasalamat kasi tayo ay nasa building ng pinakamalaking kooperatiba sa buong sektor. Sa totoo lang, yes. Ako nagkaroon ako ng opportunity na mag-attend ng isang gathering ng mga malaking kooperatiba sa buong Pilipinas. Yung NAC. And yung mga kamahan namin doon, grabe talagang respeto nila sa ating inspirasyon. Kaya magtatayo din kami ng isang kooperatiba na from 200,000, ngayon ay 54 billion. Million. Tayo ay baka eh tamang-tama naman sir ang kapartner natin dito na ngayon. Wala nang iba kundi ang Land Bank. Land Bank. So CRA. Ito naman sa atin, wala namang kumbaga yung
conflict of interest kasi tayo naman kooperatiba kahit kayo nasa isang particular na opisina or company yan ay authorized kayo na mag-form ng kooperatiba, di ba? Asik, hindi ko nagkakamali. Yes, yes. Conflict of interest dito na kahit na banggatin natin sa DCRS, mas maganda yun eh, para lumalaking community tayo ngayon. And ang maganda dito ay talagang yung Coop Radio and TV ay kasama halos sa yung mga laking mga network natin. Kaya dito tayo magsisimula para sa pagpapalaganap natin. Kaya dito sa ating mga bisita ngayon, Isendado, kay Ken Freddy. Si President Ogi, Gaite. Ngayon dahil kahit na first time natin na mag-broadcast, eh may bisita agad tayo. Tama yun na bang ACDI. Siguro maganda naman ang mga programa ng Landbank. At nakikita ko yun sa probinsya dahil laking probinsya din ako. Nakikita ko yung mga maliliit na mga farmers na papautang hanggang sa lumago ng lumago. So napakaganda ang programa din ng Landbank dahil natutulungan talaga yung mga maliliit na sector. Lalong-lalo na yung mga magsasaka na walang kakayahang mamuhunan yung sakahan. Yan. Sir Dado, para sa team mo sa Land Bank, ano, kami pag-iimbita na sa inyo na pagka meron ho kayong mga information package na gusto ninyong ipalaganap sa buong Pilipinas, gamitin nyo ang Coop Radio TV. Yes. Salamat po. Makakarating po yan sa ating namamahala sa presidente po ng aming bank. By the way, sir, sino nga pala ang bagong ano nyo? Nandun pa ba si Ma'am Cecil? Borromeo? Si Ma'am Cecil po ay roon na po kami ng bagong presidente. Diba? Ngayon, yes. Ang pangalan po niya si Ma'am Lynette Ortiz. Babae pa rin. Babae rin po. Rin sa DDP. Nabanggit ni, makira muli na mikropon na, nabanggit ni Andy Vital yung sa coverage. Tama yung kasi alam natin na napakaraming kwento sa Land Bank na sinusupin yung mga micro cooperatives. So siguro ito yung pagkakataon na doon sa mga natutulungan ninyo, baka from time to time, especially doon sa magbibigay ng inspirasyon sa mga sa community ng kooperatiba, baka pwede man dito para makita nila na mayroong opportunity sa in partnering with Land Bank, Land Bank of the Philippines. So sa ngayon na ilang micro cooperatives na ang yun na Sir Dado? Sa Metro Manila po, may figure po ako sa buong bansa, hindi ko po naka-access at sa ngayon yun po yung outstanding pero yung pong mga lumabas na minsan bumabalik po sila sa aming financial assistance pero karamihan po sa kanila mga depositors po ng Land Bank. Tulong sa Land Bank and progressively nagiging maunlad, humihiwalay. Ibig sabihin, may magandang nangyayari sa mga programa. Self-reliant. Nabanggit isa sa mga concerns ng Land Bank on sa mga tinutulungan nilang micro cooperative po. Yung tungkol doon sa management ho, regarding lalo na doon sa nabanggit na ho ng ACDI, na yung ACDI right now, tumutulong ho kami doon sa mga maliitong kooperatiba para ma-build up po yung capacity nila para sa financing, sa bookkeeping nila, yes. Sa FS ho nila, financial statement, doon ho tumutulong ho yung ACDI. In as much as gusto ho namin tumulong talaga sa lalo sa maliit. Right now nga ho, sinabi ko nga kay Sir Dado, yung mga sampu ho sa aming mga CPA iso naka-deploy ho sa Mindanao right now para matulungan lang mga maliit na kooperatiba. Hopefully nga ho ma-expand pa ho namin yan pero depende ho sa availability ng mga kuno namin mga accountants ho namin. So even ho dito CDO Taguig nga ho sa Cooperative Development Office of Taguig, close partner ho kami with Mambing Swa.
Juarez regarding doon sa mga initiative Cayetano po. So parang ang ginagawa ng ACDI generally parang nagsishare kayo ng expertise. Tama in po. Terms of financial management. Opo. Kasi nakita ho ng ACDI ho kasi hindi lang ho kasi pagiging leader pagiging leader lang as in, pero kailangan ho ang makatulong isang maliliit kasi hindi naman ho tayo nag-iisa ho Ang kwan ho namin, we're all in this together Kaya nga nakita ko si Sardado na nandun sa maala. Kasi you're part of that one. Alam mo, Sir Pres, no? One of the failures of cooperatives is mismanagement. So, if you, yung pag-handle nila ng kanilang kaperahan, especially, mataas ang incidence ng mismanagement. No? Kasi learning process kasi when you embark on cooperativism, pag pumasok ka, kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral. No? Mataas agad ang position, pero kulang naman sa seminar. No? Para sa driver, sabi, wala kang seminar eh. Hindi ka, kailangan mag-seminar ka muna. Ganon, di ba? In the same manner, sa cooperatives natin, kailangan talaga yung patuloy na pag-attend sa mga seminars, webinars, lahat sa education talaga. No? That's principle of cooperative education, continuous education and training. Oh, yun ang strength na asset ng CDI ngayon. Yeah. Nakapag dumating na sa point na nakapag-formulate na sila ng iba't ibang klase mga training program na ikakapacitate yung sektor ng kooperatiba tayo. Yes. Bago tayo naging siya ASEC, kahit na dati siyang ASEC ko, ano ba talaga ang mundo ng kooperatiba? So, hindi dahil sa ikaw doktor ka na, ikaw ay master ka na, or general ka, di ba, no? Or director ka na, hindi. Lahat kayo will be required to attend that very basic orientation ng CDA. And napakarami pa mga advanced na mga training na prog CDA. Pag naging tayo ASEC, mga board of director tayo, kinakailangan mag-attend din tayo. Meron yung sa management din na para turuan tayo paano mag-manage ng isang kuma. So, kaya saludo ako sa inyo, ASEC, kasi kayo mga nandiyan dyan. Kayo nag-formulate dyan. Yes, diba, yes. No? Actually, may number of hours. Ilang hours ba yun? Pag may dalawang seminar, fundamentals and ang good governance. Good governance. Naging medium cooperative medium and kailangan 16 hours. Mas mahaba na. Dalawang seminars yun. 16 plus 16. So yun yung mga ina-attend ngayon. So yung attend the seminar kasi one of the qualification yan dapat gawin natin sa barangay yan, di ba? Noche, sabi ko, mag-ready ka na. You have to give ilang oras yun na ASEC para maging board of director tayo? 8 hours. 8 hours. Another 8. Pero I would like to agree with what you said, ASEC, na kung ito nagagawa ito sa CDA, dapat sa mga lokal na ma-attain natin yung desired na good governance na gusto ma-accomplish talaga ng ng ating gobyerno. Yes, totoo yan, sir. Pero balikan ko lang sa bank, Sir, pag micro-cooperative, magkano ang interest? Kasi tayo ay napapakinggan na tayo kahit hindi sila nakikinig ngayon. Bukas, marami mag-share pa rin ito. Yes. At mapapakinggan pa rin yung sasabihin mo. Kano ba ang pwedeng utangin ng isang micro? Dadagdag lang po ako kanina. Yung pong land bank, ang kagandahan po sa land bank, pagka
kami po yung nagpapautang. Ang tawag po sa aming pautang, kami po ay nagtuturo din. Ayun. Kasi sinisiguro po namin na yung mga tao ay natututo. At saka nakakayanan po nilang i-manage yung kooperatiba ng aming mga technical interventions. May mga pa-seminar din po kami. Mm. Meron po kaming tinatawag na mga operations review. Nakaanyong po yung aming basis kung ano pa yung mga dapat ituro sa kooperatiba para sa ikauunlad po nila. Yun po yung land bank. Ano? Yun po yung paraan ng pagtulong ng land bank. Ang pagpapautang po namin ay base po sa kakayanan ng isang kooperatiba na umuutang. Ang tinitingnan po namin doon ay yung kanyang management, yung kanyang pong financials. Capacity at saka yung po, yung pong capacity. At yung pong kanyang proposal na bangga doon sa pwede naming ipautang sa kanila. Okay. Pero pag ting po sa interest. Like kasi feasible naman no kung like for example sa agriculture ano, siyempre mga kinakailangan niyan yung mga machinery, di ba no? At ito naman yung gusto ni presidente sa kanyang zona, daming niya talagang gustong gawin. So ito yung nakita nating relevance ulit ng programa natin na ASEC pautang niyo, sir. Ang interest po ay base po doon sa tinatawag nating credit rating. Hmm. Ay binibigyan ng kaukulang interest ayon sa kanyang rating ng credit po. Rating. So ang basihan po noon ay yun din pong kanyang performance sa bangko. Okay. So, pero meron po naman kami hindi po iba po naman yung determination ng interest yon. O kumbaga parang naka-fix po yung interest sa mga bagong kooperatiba po, credit rating din po sila. So, malamang-malamang po. Ano yung mga ratings? Mabigyan nyo kami ng idea. Ano yung mga tinatawag ng ratings din? Rating 1, rating 2? Parang para pong first owner, parang second. Okay. Bakit ng isang kooperatiba ang lumapit sa inyo, binigyan ninyo, magkano ang nakuha, magkano ang interest na binabayaran ngayon? Para magkaroon lang ng konkretong idea. Kukulit ng mga journalist po ang harap ninyo. Kasi kung na lang natin pinaka-basic, magkano yung pinaka-mataas na interest na naipapautang nyo at yung pinakamababang interest. Huwag na natin sabihin yung mataas na interest na pwedeng ma-avail. May mga programa po na ang interest po ay 5%. Pero ano? Pero ano? Umaabot siya ng hanggang 9-10%. Pero ano? Pero ano po yun? Wala na po yung mga mura. Wala na po mga add-ons. Maganda. So ano yung mga dapat ihanda, Sir Dado? Like isang nakikinig ngayon na kooperatiba, gusto kong gusto nilang umutang, di ba, no? Pumunta. Pwede ba doon sa mga land bank na mga branches sa mga lugar nila or talaga may specific na lugar lang na dapat puntahan? Kita nila sa lugar nila, pwede na po silang doon pumunta. Para dalhin po nila yung kanilang application. Sa meron pong ang dadalhin lang naman po naman nila ay yung meron na po sila katulad po ng mga kopya ng kanilang articles, rehistro. Yung rehistro po nila. Yung kanila pong financial statements, sila existing ay yung kanila pong project proposal. Okay. Opo. Yun po yung mga basic po nilang dadalhin. Actually po yung pong land bank, sa totoo namin ay yung pong application lang. Kasi all the rest po naman ay meron na sila yung mga gamit nila sa CDA, sa BIR, at sa mga reproduce para bigyan kami ng kopya. Para i-submit. Okay. Kinuha ko lang
Ka-andi si Ariel Fernandez. So, tinatawag ko, andi. Ano ba yan? Ano ba yan? Nakalista si Ariel. tinakbuhan na tayo ni Ariel Fernandez. Pero again, maraming salamat, Sir Dado. Maraming salamat. Mr. Preto. Thank you very much. This will not be the last, Sir Dado. Expect na more invitation from co-op yung mga impormasyon. Alam ko na napakadami ng menu ng pautang ninyo eh. Yes. Si, naging kaibigan ko rin si yung Vice President for Marketing. So at least alam ko kung paano ang mga programa din ng Land Bank. But we will try to record. Alam ko magpo-provide talaga ng capital, especially sa mga maliliit natin mga kooperatiba. Especially mga farmers. At saka yung sa kasi ngayon na andiya yung sa sektor ng agrikultura, time will come. Ito mga bansa na pinagamit time na isasarado na nila ang kalang border para sa paglabas ng mga pagkain. Kasi magkukuripot na sila. Tahan niya mga micro cooperatives na sa sektor ng agrikultura. No? And kung para hindi malugi, tama yung ginagawa ninyo. Nag-provide kayo ng mga training para doon sa paghahawak na sa tamang paghahawak ng perang ibinibigay sa kanila. Kasi lahat naman yung talaga na dadala sa training orientation. Statement na lang ho. Ay, salamat po sa pamunuan po ng Coop Radio TV. At ganun din po sa ACDI po ay nakikinig sa buong Pilipinas. Salamat, Ninong Dado. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Kay President, aparting stimba. Sige. Ako'y nagagalak, sir, at nakasama sir ako dito sa napakalaking oportunidad para sa kooperatiba natin. Yung ACDI ay continuously natutulong ho sa mga other cooperatives, lalo-lalo na ho yung mga micro and small po natin. At naniniwala ho kasi yung ACDI, magkaisa ho tayo para sa ikauunlad ng ating bayan. At ang pinaka-bottom line ho talaga natin dito ay yung poverty ang mga tao na ho natin. Yeah. Yung improving the quality of lives of yung mga tao natin. At hindi ho mangyari yan kung mithiin ng ating presidenteng si Bongbong Marcos po. Okay. Maraming salamat po. Thank you po, Ral Gaite. Salamat, Ninong Ogi. Yeah. Dami nating Ninong. si Ninong Gilbert nga po, wala pa eh. Si Ninong Gilbert. General Yanto, ang chairman ng ACDI Multipurpose Cooperative. Nakakatuwa, Asik. Meron tayong mga bisitang ganyan na talagang will be very useful. Yes, sa ating in the near future, maano natin sila, imbitahin natin lahat. Ano? Mm-hmm. Pati yung mga ibang mga ahensya ng gobyerno, imbitahin natin dito. Read programs and activities para dito sa ating Coop Radio TV. At yun, sa larangan ng transport, nandito palagi yan si Kapre. Anytime. Taga-Taguig din ito eh. Kaya nga, Kapre, di babalita ako sa inyo na kami sa Coop Radio TV Network, may balak ko kami mag-organize ng group ng mga katulad po ninyo at mga operator na kasama ninyo sa kooperatiba para sila ay maging on-site reporter sa kooperatiba. Yung mga drivers mismo. Yes, alam mismo yung nangyayari sa kanilang lugar at anong klaseng ho ng mga problema nakikita nila na pwedeng isolve ng mga kooperatiba. Pwede po natin yan gawin, sir, lalo na dito sa NCR. Napakabilis po. May mga kasama na tayo dyan, ng mga chairman din ng
mga kanya-kanyang kooperatiba, meron sa Paranaque, meron sa Bon, meron sa Quezon City, Manila. Ayan, mga kaibigan po natin yan na pwede nyo kami ano, gawing kumbaga parang correspondent. Bubusina na lang sila. Kaagapay. Yung mga kasamahan natin sa busina. Sa busina, sila Chairman Marlin ng Malabon. Correspondent natin. Mangyari lang na hingi lang po kami ng siguro dokumento. Ito lang para yung ating pagko-cover kung sakali man na ma-involve accreditation at especially ID po ng ating mga correspondent para maipakita po nila na kami eh may correspondent ng Coop Rtvn at para maging legal po yung ating pag-cover. Sigurado. At hindi po tayo itaboy ng mga alam niyo na ng yung may mga pansariling interest na mga ano diyan, di ba? Itaboy tayo na legal kayo, wala kayong maipakitang legalities na inyong mga ID. Yun po, yun lang po ang hiling natin. Kami po dito sa transport eh handang tumulong sa ating Coop Rtvn programa na talagang maibahagi, maipahaya. Yes. Yun po, Kandi. Salamat, Kam Freddy, sa commitment na yan, ha? Yes, commitment yan. At malaki natin na sa larangan ng transport basta nandiyan si Freddy ano at saka mga kasamahan niya no. Pagdating naman doon sa ibang mga cluster no, iimbitahin din natin sila yes. No. Yung mga na nandoon sa mga dating mong mga kasamahan ay iimbitahin din natin nagkataon lamang na may mga commitment sila, prior commitments. Ano? Pero inaasahan din natin dahil si Chairman Encabo at saka si ASEC Ngir Lapardillo ay kausap si Secretary Jorge Abalos ng DILG regarding naman ito sa lalong pabilisin ang napakabagal na pagkilos ng route transport planning. No? Na kailangan para sa modernization program. Yes, kailangan sa modernization, hindi makausad eh. Hindi maibigay DP yung kanilang yung mga loans no para dito para mapabilis ang modernization. Yes. Isa 'yun sa mga nagiging dahilan, mabagal. So 'yun, Kaandi. Kaya kay Emil Carion, papasa ko na kay Emil Karyo ng mikropono. Kay Emil, kanina ka pa rito. Alam ko, nakamaaga yata rito eh. Opo, opo. At tayo pinalad. Bukod sa ating pag ngayon, ay meron din tayong bisita na mukha naman, mula naman sa barangay. No? At dati rin consultant ng Presidential Commission sa PCUP kay Ginoong Jess Abehar, isa ring komandante ng City Councilor ba? Good morning welcome. Po. Sige, bumati po na po kayo. Si Asik Badi. Yes. Si Asik Badi, Kandi. Emil, magandang umaga. May camera ba tayo dito? Yan. Sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay, social media man o radio. At karangalan ko po ay inaugural broadcast ng Coop Rtvn. So, karangalan ko maging bahagi nito. Because I've been in broadcast din for a long time. Kasi po ang aking pinag-aralan eh. I'm graduated at broadcast communication. Talaga? Yes. Dalawang Presidente lang po sa Pilipinas ang nag-offer noon. Mas sikat yung isa sa hindi masyado. But we just learn many things in broadcast, of course in public service while engaging into the office of the president for 6 years po sa PCUP. PCUP 3 years here with the TESDA. Kaya nga nung sinabi niya apo boy, kaya lang dalawa kasi ito. Meron dito at saka meron doon sa kabila. Oo, oh, doon ang pasok. Oh, eh, si mali ang turo. Doon ako pinaikot. Magandang umaga po muli sa lahat ng kasama natin dito.
Yes, Sir Jess, kami ay natutuwa dahil kayo po ay nandito. At isa sa mga nakikita naming magiging talagang partner namin sa pagpapalaganap po ng kooperatiba o yung pagkilos sa kooperatiba. Palagay, ano ang maganda na pwede nating maging kumbaga collaboration para sa larangan ng barangay at ganun din sa larangan ng mga pinagdaanan mo sa PCUP. Una sa barangay siguro muna, paano tayong pwedeng maging in collaboration dito? Salamat. Napakahalaga sa local government na ito yung unang-unang tutukan dahil lalong-lalong no, pwedeng-pwede itong kontrolin ng punong barangay at ng kanyang mga kagawad na nandoon sa baba. At dito yung, whenever we conduct study, ito yung maliit na sector na pwedeng experimental, pwede ring mag-success agad. Okay. Kapag ginawa mo itong kooperatiba, malalaman mo agad kung how it will be effective. Mm-hmm. Doon po sa baba. Mm-hmm. Lalo na sa amin, of course, Manila is a premier city naman, mm-hmm. but we are also belong with the urban poor pa rin yung aming barangay. This is located with the beside or even just beside the Manila City Jail po, kay Emil, mm-hmm. Sir Andy, no? Tsaka yung mga no, di ba? Katabi nyo halos yung LRT, yung MRT station. Mm-hmm. At you can consider this barangay as one of the informal settlers po dun sa area na kung saan sila yung anyway, maraming klase kasi ng cooperative eh, no? May livelihood, merong transport. Kanina binanggit nyo yung sa transport. Maraming klase ng kooperatiba na pwedeng i-apply doon sa area ninyo. No. Pero matanong ko lang, ano mga major na mga pangangailangan in terms of government support? Ano pa bang kulang sa inyong barangay na pwedeng, baka pwedeng mapunan kapag sila nag-organize sa kooperatiba? Actually, there is no such committee on cooperative. Sa barangay, no? So, isa nang Masabay sila sa mga national programs. So, tama ba, Sec. Jess, kung nag-launch tayo dito ng co-op Radio TV, ay pwede tayo mag-launch sa barangay nyo. Aba, first barangay ko. Dahil unang launching, karangalan ko rin na isang naging unang bahagi. Why don't we do it in our barangay? Kaya, ang aming chairman na nga mga pala, sula, very visionary din eh. So whatever progressive programs na pwedeng dalhin sa komunidad, welcome po yung mama. Wala dito muna eh. Usap muna tayo. Yung iba kanon kasi, usap muna tayo. Kapag sinabi yung usap muna tayo, there's something behind. Meron na pag-usap. Minsan eh. That's everything. Yes. Opo. Tama yun. Ilatag kung ano yung mga, ano bang kulang doon sa barangay ninyo. Maintindihan natin yun. Tapos, syempre, alam natin doon kung ano yung pwedeng magawa nila kapag sila ay nag-organize. Opo. Yan ang importante. Mm-hmm. Ang mga nandoon, karamihan mga maliliit na stores, no? Masari-sari stores na hanggang ngayon, alam naman natin, they just relied on the lending na ay, yung ano, yung so, yun po ang nagiging kalakaran. Opo, so mas maganda sana na yung interest ng shoulder ay magagamit na sa kanilang pagkakitaan. Tama. Kooperatiba. Kooperatiba po. Kasi pagka ang lending, savings and loan association, mga ganyang klase ng kooperatiba, ay unang-una, magtitrain, talagang si-seminaring kayo, magsi-seminar yung mga residente ron. Kayo ay
utang, kayo magiging member nito, ito mga responsibilidad ninyo. Mm-hmm. Contribution kayo. Yes. Of course, kaya ng bulsa ninyo. Mm-hmm. Pagkatapos, bibigyan ka ng pagkakataong humira ng puhunan, kung meron ka ng isip ng negosyo, pag-aralan natin kung gagana yun ninyo sa lugar natin. Mm-hmm. O kung hindi lang dito, pwede kayo mag-expand sa katabing barangay. Yung mga ganong klase ng bagay ang aalamin. Okay. At importante, bago ma-organize, bago sila makasimulang umutang, halimbawa, talaga meron silang sapat na kaalaman. Tama po. For sustainable programs. Kasi yes, nga, ang nangyayari, mangungutang na ako kasi magtitinda ako ng karinderya. Yun. So, problema parang paano kung ganito mangyari? Mm. Paano kung ganito? Yun yung walang study dahil nga they do not know the scientific strategy kung paano umpisahan. Mm. Yung isang business. At malaking bagay po yung kooperatiba, I think. And I believe ito po yung pwedeng yes, dalhin sa barangayan. Tama. Pwede niyong gawing project yan sa inyong lugar. Opo, being the secretary actually, ang secretary po, yung ang alam lang nila dito ay kalihim eh. Mm-hmm. Pero alam naman natin, whenever the highest position, secretary ang nagiging little president niya. Yes. Tama. So the same with the barangay, most of the time yung secretary ang nabibigyan ng responsibility. Basta competitive. Kasi masyado pong maraming committee. Maganda nga nakita ko yung kooperatiba. So there's something in my mind na we will be creating the committee within the barangay. Opo, opo. Maganda. Mm. Kasi marami nga mga committee nga na hinahandle yung mga ano natin kagawad. But meron silang mga ginawa yung nasa city kami. The national office made a memorandum na magda kami ng hapagkainan. Mm. Pinagagawa kami ng farm sa gitna ng siyudad. Oo nga. So, medyo nag-iisip kami. Saan pa ilalagay? What I mean is, sometimes there are some instruction na may be applicable with other barangay, but not with the majority of barangay, especially. There's such thing as urban farming, Sec. Meron. But it depends on the geography. Isang barangay na yon. Mm. At puro gutter-gutter yung nakikita mo. Ang pinaka nagagawa lang naman ng iba, yung hydro plants. Hydro plants. May terrace sila, lalagyan ng mga paso doon. Lupa. Totoo naman na okay, if there's a will, there's a way. Kaya naman. Hmm. But mag-expend pa ng malaki. Pero so, okay yun. Yung naisip ninyo, magtatag ng Committee on Cooperative. Ay, opo. The moment I come back with my office, I didiscuss man yes, yung cooperative. Kasi pagka meron ng ganyang committee, pwede na kayong mag-brainstorming. Hmm. Mag-isip, ano bang pwedeng simulan ng isang kooperatiba sa ng negosyo? Anong klase ng exchange na pwede natin gawin para maging mutually beneficial sa mga finance cooperative? Naalala ko, I read a book, yung Gramin. Gramin Financing. Sama-sama rin naman sila para sa pagunlad nila. Ay magiging effective sa tingin yes, ko. So, sa maliit na community. Yun nga yung Gramin Bank. Hmm. They made their own savings. But of course, we need your technical know-how. And of course, yung mga right resource person to discuss other important things doon po sa aming barangay. Iyan ang isa sa mga siguro pangunahing layunin ng radio co-op. Magkaroon kami ng information dissemination mula sa pinakamababang level ng community hanggang
sa pinakamataas or pinakagiga eh itong mga GIDAS o mga nasa labas ng Metro Manila na madalas ay hindi nararamdaman yung haplos ng pagmamahal o nga ng gobyerno. So siguro unang-una nating pwedeng gawing template, Kuya Andy, ano? Oo. Yung nasa gitna, itong so, malapit lang sa ano, Avenida. Ito Kuya Andy yung nasunugan, bago lang. Ah, oo, nung May 14. Na nagkaroon ng sunog sa amin, affected doon, mga 1,200 family. Ano karaming pamilya sa Barangay 310? With the household, we have... Nung late namin, mga 5,000 to 9,000 households. Households. Pero when it comes to population, based on the data of the Department of Health, we have 24,000 population daw. Hindi mga binibisita mong munisipyo sa iba't ibang far-flung areas, di ba? Isang munisipyo na yun. Oh, isang munisipyo na, pero mas maliit pang population. That is why yung cooperative malaking bagay. Yes. Kasi maraming mga tindahan doon, they just rely on the lending na may mataas na interest. Opo. Kung microfinance na may tuturo, I believe malaking bagay po doon sa amin. Ang maganda naman sa cooperative, nagbabalak ka pa lang mag-organize, pupuferan ka na ng mga training at seminar na required para sa bawat membro. Bawat membro kailangan mag-seminar. So, bilidad ng bawat isa. Hindi lang yung anong ambag mo, kundi ano yung dapat gawin mo. O parang kooperatiba yung umulad. So magandang project mo yan. I believe, yes. Pangungunahan okay, po natin yung paggawa ng resolution, creating the committee on cooperative sa aming barangay. Siguro gusto ko rin marinig mula sa'yo yung point of view mo. Dito naman sa... naging consultant ka ng Presidential Commission for the Urban Poor at ay magkakaroon ng improvement o help mula sa dito sa mga pagkilos natin sa the cooperative way dito sa ganitong pamamara. Well, ka-email mga kaibigan, yung consultant nagbibigay lang sila ng idea. Actually, I was with the Director General itself, the Undersecretary, yung mga sinasabi ng Chairman ng PCUP. Okay. Nandun ako mismo sa loob. And we have been there as part in the implementation of different programs ni USIG Alvin Feliciano. So, magandang mga sinasabing mga programa, kagaya nga ng tanong mo, paano incorporate? Well, it is good to be part of the program ng PCUP because PCUP has been there doing the CBPs o yung Capability Building Programs. Yun. Na itinuturo. Capability Building Programs. Yan. Program. Programs. Maraming kasi, no? Kaya tinuturo yung entrepreneurship, employability, in partnership or of course with the technical education. Hindi ko yata nakita na nagkaroon ng cooperative. Iyon. So ibig sabihin, among the many programs ng PCUP ay pwedeng siguro imungkahin or suggest natin na why don't they include yung the cooperative way? Oh, kasi ang nakita kong thinking noon ay to cater with their needs. Tapos yung CBPs for employability and entrepreneurship. Pero yung cooperative, I don't know, di ko may time na nandoon ako. Pero siguro naman, naisip din. Pero hindi ako nakakita kasi nakapag-create ng cooperative from the institution itself or from the agency itself. Kasi ang program nun is to parang dole out talaga tulungan yung community. So, nagko-coordinate ang aming chairman sa iba't ibang private and government institution to create program
programs for the assistance need. Urban poor talaga. Whenever you open a cooperative, may ano to eh. I believe may financial contribution yes. na konti. Oh. Meron talaga manggagaling sa mismong member para maramdaman niya na he's part of the move sa'yo. Kasi for the many years nasa government service ka or tumutulong at ibang sangay ng gobyerno, eh siguro naman hindi ka ila sa'yo na napansin mo na pagka galing sa gobyerno yung ayuda or yung proyekto, parang walang balak magbayad yung mga beneficiary at hindi nila nararamdaman na talagang kailangan nila lang magkaroon ng kumbaga sariling palo kung saan nilang para maibalik yung para sa gobyerno at ito rin naman ang babalik din naman sa kanila. Meron ko bang mga sinaganon? Kasi ka Emil, yung PCUP kasi hindi naman siya nag-iisip ng in return eh. Mm-hmm. Ang meron siya ay talagang mga programs to let the people, the urban sectors to become capable. Mm-hmm. No, yun nga, yung mga trainings, education, yun nga lang, hindi ko nakita yung cooperative. Dahil nga, sometimes, ang nakasentro, yung urban poor, mm-hmm. ay yung mga informal settlers, mm-hmm. families, affected by the government projects. Like what happened with the South Railway, mm-hmm. of which I was actually the assistant, the project, ang mm-hmm. operation ng South Railways project na yan. On how can we remove or make this informal settlers to put into a right place na sustainable. Kasi matagal na panahon na ang alam nila, i-demolish, then itatapon. No. Not with the case of the former administration because they are totally have this ambition 2040. Sige, pansamantala, dyan po ng portion ay puputulin muna natin and we acknowledge Colonel Pancito and General Samudio joining us once again dito sa ating talakayan, dito sa ating Coop Radio TV kasama si Barangay Secretary. Ito pala. Kanina pala. Ay, sir. Emil at saka Colonel Pancito. At kay Secretary, kanina, ano magkita tayo, sabi ko parang familiar sa akin itong tao na ito. Matanda, yung pala ikaw yung naging guest doon sa kabilang station na sa programa natin. Opo, diba, opo. No? So we are happy to see you here. So salamat ha. And hoping station kasi nakita ko yung perspective niya si Noon, malawak. So yes. Ito yung mga kinakailangan na mga resource person natin sa at galing siya sa barangay pero kaya niyang i-articulate yung mga nakikita niya sa barangay na ito ay magsilbing kumbaga aral doon sa mga nakikinig natin na mga nagpapatakbo ng ating pamahalaan. Yes, so actually sir, I think he's being part now of the government. He's working to be part of the government as from the sector of the urban poor. Kaya nga sa atin tayo ay nagagalak dahil ganito naman talaga ang direksyon ng ating pamahalaan. Pakinggan ang bawat... And I think very timely, Katropang Emil, dahil cooperative ba is actually empowering individuals. Nagsasama-sama yung mga tao. Nagbubuo ng isang kooperatiba dahil we find strength. We find strength when we are together. Tama. So, sabihin na natin, quote-unquote, marginalized sector, the urban poor, na nale-left behind, We really have to empower the urban agos na pag-unlad na pinapangarap ng Pilipinas. Tama. So, isa sa mga paraan, paano natin mapalakas ang sektor, is to have them in one place at yung clamor ni
itong bawat isang ito is kung ipagsama-sama natin yung mga boses na yan, tiyak at malamang ay magiging kadinig-dinig yan sa mata ng maraming tao, sa tenga ng maraming tao, at syempre sa is the Filipino people. Mm-hmm. Pero yun nga ang gobyerno, ano, as much as possible he want to hear everybody, pero hindi in the equation ay hindi naman din talaga niya kayang mapakinggan lahat ng boses. Pero ang pinagsamang boses po. So, ito ano, with this, the urban poor, tayo sa mga kooperatiba na naglalani na nga. Ako, hindi naman talaga ako, kumbaga bagong salta ano, sa organisasyon. Hindi naman talaga ako, kumbaga bagong salta ano, sa organisasyon na ito. Pero if we try to take a look together, mm-hmm. acting together, ano, mm-hmm. willingly for a common goal, alam ko isa lang din, yun na, isa lang din na lahat tayo mga Pilipino pare-pareho talaga ang gusto eh, mm-hmm. 'di ba? Sino bang nangangarap na sana bukas makalawa, wala na akong makain. Sana bukas lugmok na ang Pilipinas. Mm. Hindi ganoon ang paniniwala natin, ano. Ang gusto natin mamamayang Pilipino. Kaya nga minsan nilang sana all, 'di ba? Yes. Sana all. Yes. Iyan yung damdamin natin eh. Mm. And that we sektor ng gobyerno at tayo mga natin, kaya natin gawin to kung tayo ay nagsasama-sama. Tayo ay nagkakaisa sa mga adhikain. So tayo made the launching ng ating radio TV ano dito sa the Coop Radio TV. Ganon din ano, ganon din ang pangarap ng mga ang ating mga kooperatiba. In such a way also, that doon sa mga kooperatiba na maging malaki din ang boses ng bawat individual. So, ano, ngayong araw, actually, this is alignment of the stars. Ano. For me, this is alignment of the stars. Na kooperatiba, pangarap ng pamahalaan, pangarap ng bawat mamamayang Pilipino. Dito natin ipagkakaisa. Dito magiging boses na isulong na natin. It is about time, ano. Hindi pa pwedeng kanya-kanya tayo. We really cannot do much kung iba-iba direksyon natin. Dapat, well, of course, may laga to choose. Mayroon lane A, lane B, lane C. Pero sana lahat ng mga daan ito will be geared towards our vision, ano, vision na bilang Pilipino, and we hope dito sa Coop Radio TV, isa lang din talaga ang maging boses ng bawat isang mamamayang Pilipino para sa pag-unlad. Tama. Yes. Yan. So ngayon sa urban poor natin, sana naniniwala ako na tayo na andyan lang sa drawing board eh. Ako, isa lang dyan, isang dot. Si Katropang Emil, isang dot. Si General Lahat. What we really have to do now is to draw the line the patterns, the network, so that we really can draw the right picture that we want to. Ano. Naandyan lang yan. Naandyan. Tayo lahat, naandyan lang yan sa isang blackboard. Mga dot, dot, dot yan. But how beautiful the drawing will be on how we connect with each other. Ayan. Oh, ang lalim mag-isip ni Colonel Pancito, ano? Oh. Parang palagi natin papak siya ay secretary ngayon, yes, ng isang barangay. Yes. Yeah. At nakasama ko siya, sir, doon sa Tundo, yung efforts ng Commission for the Urban Poor. So kaya maganda yung kanyang dala-dala eh, galing sa PCUP.
alam niya yung macro na level ng governance, di ba? Yes, requirement. Tapos bumaba siya ngayon, na-operationalize na yung mga nakikita niya sa taas. Di ba? No? Ba't ang daming problema pala sa baba? No? Tama ba? naramdaman, nakikita mo na dapat ma-recognize ng PCUB, di ba? PCUB? Masyado pong malaking problema magkaiba. Pero una sa lahat, nagpapasalamat po ako, magigiting na kasundaluhan. Yung kasama ko, si General Samudio at si General Pancito. At pati yung boses nila, gaganda. Hindi ko alam paano ko isasabay. karangalan ko po, no, yung this is your launching day, a historical launching. And being a representative ng local government unit, sabi ni Kernel talaga yung mga tuldok, sasama po kami sa sinasabi niyo mga tuldok na yon. At sabi ni General Samudio kanina, while with the national operation, open pang national yun eh. But when I go down with the local government unit, so napakalaki ng nang naging problema, hands-on ka dito eh. At sabi ko, there are different committees we had or we made with the barangay, pero yung committee yung cooperative, wala po ito. So I believe. Another idea actually, Anzer, ano, sa kanila. It's an opening. Ano, na yun yeah. Nga, ang sinasabi ko nga actually, in this world, it's just a matter of connection. Ako bilang organisasyon, saan ba ako pupunta? Doon ako pupunta. Pero hindi ko kaya kaagad pumunta doon. I have to connect my dots so that I can reach my goal. Yung kaalaman niya diyan kasi unang-una is kasama natin siya dito sa radio sa cooperative TV na araw-araw yung pag-uusapan natin ACDI. Kaya ang pakiusap lang namin sa iyo Sec is palagi kang sumama sa programa natin. Nakikinig ng mga nagtatrabaho din sa barangay na ito ay malaking kumbaga realization nito na ang kooperatiba ay malaking parte yan na pwedeng i-operationalize natin sa level ng barangay. Yeah. At tama yung sinasabi ni Kenel Pancito na mga mo magiging napaka... Actually, naman talaga sinun ang konsepto ng kooperatiba. Yes, kung titinan mo yung konsepto ng kooperatiba email. Ano yan eh, di ba? Ang problema kasi, ang umahawak ng mga negosyo sa Pilipinas, ang nagmamay-ari lang ay yung mga burgis, di ba? Yung mga kapitalista. So sino nagmamay-ari, sino ang because of the concept of cooperative, isipin mo, yung mga sundalo kagaya namin ni Sinon, mayroon na kaming flying school. Mayroon na kaming construction company. Mayroon na travel agency. Mayroon na kaming malaking bakahanan, more than 900. Ngayon may 52 billion na kami na 54 na pala, no? Ang assets ay yung mga sundalo, yes. Yung mga uniform personnel. So ngayon, nagkaroon ng oportunidad yung mga maliliit na magmay-arawak lang ng mga kapitalist na malalaki. Namomonopolize nila noon. But not anymore. In the same way din na yung mga nandiyan sa urban poor. Ganon din sila eh. They are, kung tingnan natin ha, I just have to be, ano, parang be honest and candid about it. Maliliit din yan. Ano? Pero hindi nasusukat dyan yung empowering individuals through making themselves into an organization. Di ba? Yun nga eh. It ka man, wag mong iisip mayroong kang masasandalan. Ang unang-una mong masasandalan is yung mga kapwa mo, tao. Ano? You have to rely, ano, at the end of the day, ang treatment natin, sabi, no man is an island. Yes. So we have to unite. This is pushing, ano, itong urban poor na ito, we really have to push them one to be one kasi yung magiging trabaho nila ay magiging
malaki, mas may impact. And in ano dito sa with ACDI and all others ano na andito sa ating organisasyon, we will find the relevance dito sa ating mga kababayan. Yung ano, sabi maliit, pareho lang. So, dapat sama-sama tayo lahat. Kanina, hindi ko mapigilan, General Samudio, sir. Colonel Pancito. Habang binabanggit ni Sir Pancito yung apps, hindi ko mapigilan ang sarili ko mag-imagine ng connecting the dots eh. Di ba, pagka kinonekta mo yung mga dots, isang magandang constellation ang makikita natin. Constellation na yon, yun ang katumbas ng isang kooperatiba. Yan, oo. Talaga. Kahit diba sa ano, diba, sa kalawakan, paggabi, ayun, sabi mo, constellation. Sa lakas, makita mo mga stars, mga bituin, nagniningning, bawat isa, may isang mahina, may isang malakas, may iba nandun sa kanan, sa iba sa kanan. Magandang tingnan, pero we cannot help but also appreciate yung mga nag-groupings doon. Ay, ang ganda noon. Mukhang ang ganda noon. Kaya nga nabuo yung mga big deeper, small deeper, di ba? Mas lalong kumikinang at gumaganda. Ito so, yung, in all of this, ano, minsan, yung ikita na natin. Pero kung hindi tayo creative in thinking, those were just blinking dots in the heavens. Tama. But, if we are trying as much as possible, we can draw figures. And that figure on us, ano, among the people, we can draw ng mundong ginagalawan. Dahil lahat ng mga taong ito, ang drawing niya is maunlad na bayan. Dagdagan ko lang nga, pero dapat nakikinig natin na ang konsepto ng kooperatiba ay isang negosyo talaga yan. Ang negosyo, ang iisipin ninyo, kasi kahit na kayo marami kayo, kung wala kayong common interest na kung ano yung klase ng negosyo na gusto, wala din yung pagkakaisa ninyo. Unang-una, number one na requirement sa isang kooperatiba is tayo mag-agree. At yung negosyo na yan, dapat lahat ng mga members ay ma-inspire natin sila na ito yung ating tatahakin. Kasi once na hindi mo sila ma-inspire at iba yung kanilang pananaw, hindi kayo magiging matagumpay. Kaya napaka-importante din ho talaga yung communication, yung information. United, yung isang grupo, isang grupo na nag-organize into cooperative. Like for example sa atin sa mga nagsisipagbalikan na mga dati nasa taas, yung rebel returning natin. No, so ang sabi nila, sige, i-form yun ng kooperatiba para hindi siya magiging matagumpay. Kasi unang-una, ang naisip ka agad nila ay i-form yung mga tao nito para mag-marit. Ang dikit muna, ano yung klaseng negosyo na yun? No, po. Saka mo, i-build yung mga members. Pa-check natin ang microphone mo. Una ni Sir Jerry, parang nawawala-wala eh. Baka sayang lang din, ano? Ang gaganda ng mga words. Ito. Pwede naman ito. Kailangan natin ng palit ng battery. Okay, okay. Talagang hindi kakayanin ang powers ng kooperatiba ng isang battery isa lamang. dapat ay mayroon sila. Actually, that's the sustainability part, ano? Kahit saan naman, ano? Kahit saang organisasyon talaga. Minsan ang dali nating i-unite at first, ano? Pero dahil sa diverse at saka pag-iba-iba din diyan, papanig sa kaliwa, papanig sa kanan, diretso tayo. Pero what we want is inspiration. Yes. At paano ba mag-inspire ng tao para will
continue working and living or going to that goal is actually communication. Yeah. Is yung usap-usap, yung panay-usap. Parang pamilya din yan eh. Sa pamilya naman. Iba talaga. Iba kakadugo yan. Hmm. Iba-iba din. Iba ang gusto ng anak na lalaki. Iba ang gusto ng anak na babae. Iba gusto ng tatay, iba gusto ng nanay. Mm-hmm. Pero at the end of the day, with their diverse yung paniniwala o pinaniniwalaan, ay dapat isulong. Kapakyari lamang yan kung may palaging pag-uusap ang mga miyembro ng pamilya. Yeah. At tayo dito habang ini-espouse na pag-uusap ng bawat miyembro ng pamilya o sabihin na nating bawat miyembro ng kooperatiba, ito actually ang role din ng boses ng iba't iba pang mga kooperatiba. Tayo ay naglunsad ng ganitong platform basically of the different cooperatives para malaman natin ano ba ang success parameters? Ano ba para kung ako isang pamilya, ako isang kooperatiba na nagkaisa, na buo, ay malaman ko rin ay sa pamamagitan ng cooperative pala dire-diretso ang buhay. So, yan din at kaya tayo nag-effort si General Jerry Zamudio ay maging bahagi ng komunikasyon ng bawat isang kooperatiba na patuloy na gabayan. Yes, para ma-ensure natin na hindi lamang tayo puro simula. Kundi bagkos yung binuo natin ng mga grupo ay magtuloy-tuloy. And we can learn that. We can actually attain that. Ang wisdom ay pwede ay natutunan sa kamalian ng sa sarili nating kamalian. Pero costly. We cannot do away with that. Mayroon tayo niya mga experiences. Pero mas wiser, di ba? Wiser sa isang tao kung tayo ay natutunan ng ating inaano dito na hindi pwedeng ay si group A. Si group A lang 'yun. Hindi. O group eh, ano ba ang naranasan mo sa iyong buhay na baka si group B naman ay pwede rin makapamili kung aling kopyahin, alin ang hindi yun. Na hindi nasusundan. Best practices. Ang cooperative TV. Kanina, na-observahan ko na pareho si General Mojo at si Kenneth Pancito, it start with the communication. Yes. Na tinugtungan niya yung nabubuo yung relationship. And I believe isa pang letra yung letter E. So let's do the education doon sa baba. Para maturuan na starting with the relationship na nabubuo, may educate. At sabi nga kanina ni Kenneth Pancito, nagkakaroon na ng isang direksyon. Tapos siguro ako nandun agad sa next step. What will happen? Oo nga pala. Anong gagawin natin? Kanina sinabi na ni Sir Jess, kung tayo nag-launch dito ang first Coop Radio TV sa kanilang barangay, maglo-launch ng first barangay cooperative. At para maging template ng kanilang barangay, okay, sa buong Pilipinas. Ako, ano yan? Alam mo yung mga first? Lagi. Alam ko in any way na interpret natin na ang first ay madugo ay talagang madugo yan. Kaya I commend these people because they are the people who are brave enough to be an example brave enough
to take the successes. Kasi pagbago talaga, hindi mo naman talaga alam eh. May mga ano diyan, may mga liko diyan na mali. Hindi natin. But dapat ipagpasalamat natin 'yan because they braved through the path. Kung sa sundalo pa 'yan, nauna ka. Trailblazer. Pwedeng ikaw ang maambush. Ikaw. No. 'Di ba? Oh, pwedeng ganoon. Pero pwedeng wag tayo diyan. Ay ambush diyan. Dito pala dapat ang mga kasundaluhan. I salute those who are in the first, 'di ba? Kasi ibig sabihin they are willing to take, you know, they have the chance to prove that they are the most valiant group that challenges despite of the difficulties, kaya nilang tumbasan, ano, ng karampatang so ibig sabihin pag na-survive nila yan, ibig sabihin yung strength nila na in order for you to pass pala, no, for in order for you to yan. And after that experiences, sila naman yung magtuturo. Ayan. Matututo na ngayon yung iba, mas maganda. Tama sinabi ni Colonel, may nagsisi modesty sa barangay namin. It made with that little barangay. So we have 897 barangay. Hindi ako nagkakamali in Manila. So napakalaki ng aming gay, ang aming mga anim na distrito. Pero ako'y naniniwala, hindi pa talaga nakapag-start ng cooperative in barangay. Kasi may mga kooperatiba, mga organizational group yun eh. Mga NGO, nagsama-sama sila, transport, toda, meron sila. But yung sa barangay mismo, meron bang kuliglig ko? Hinuli sila. Yung kuliglig, oh. Pero meron. Actually, sa mga barangay, meron din. Hindi yan siguro natin masyado. Nakikita ko. Yes, may lugaw. Yun. Di ba? May ano pa doon? May mga candy osi doon. Yung sa mga gilid-gilid doon. Actually, malaki ang potential ng gay. Kasi naandyan talaga yung tao. Naandyan yung totoong tao sa barangay. Tama. Wala naman doon sa ano sa ibang parte, kundi sa mga barangay. Naandun yung nanay, yung anak, yung tatay. Naandun sa barangay. Yun nga, ano. Minsan, dahil din sa karamihan ng populasyon, minsan ay We don't bother natin. Yung bahala kayo diyan, basta ako buhay. Dapat hindi ganoon ang kultura sa barangay. Tama. Dapat angat ang Pilipinas, ha. Hindi aangat ang Pilipinas kung nagkakanya-kanya. At para sabi nga natin, una, go back to the smallest unit of the smallest political unit natin, which is the barangay. Bago kaginhawaan yung success ng ating national, dapat pangarapin natin yung success ng mga barangay. We cannot say that it is a successful country. Tama. After all, tama. We cannot say that it is a successful municipality. We cannot say that it's a country. Di ba? Dapat unahin natin na maging successful yung ating mga barangay. Totoo po. Level, hindi naman nakikita agad yung nasa baba without coordinating cooperation of the local government unit. Kaya sila yung na nandun talaga na nag-handle. But again, parang naging doll out ang program ng government sa urban poor. Laging pabigay. But in this cooperative na napapag-usapan, I believe, na-empower sila. Kagaya nga nang sabi ko kanina, yung Grameen Bank doon sa India, nagsimula sila
lahat ng sinabi ni Colonel, nagkaroon sila ng merong isang tao na nagkinausap muna lahat sila. And after that, iisa na silang, sama-sama sila. Then they got the mission nung Grameen Bank na ina-adapt naman. Actually, yung pinanggalingan ng cooperative, practice ng maraming ba, this started with this radio TV cooperative, no? Kasi meron may ibang cooperative na but in this communication channel. Yeah. Actually, kung ano nga eh, kung tutuusin, I think way back pa eh. Even yung magtulong-tulong, di ba? Mm. Kahit yung barter trading nun eh. Hindi yes. naman yan lalayag ang barko na siya lang mag-isa. Di ba? Mm. It's a group of people who do barter. From one country, pupunta sila. Di ba? Mm. Sa Pilipinas, may mga barters tayo nun. From other Asian countries, pupunta sa Pilipinas. Grupo yun. Na pumupunta. But may mga nakita tayong dapat i-improve. At ngayon, ngayon nakita natin na yung cooperative communication arm dapat palakasin natin yung vision natin, yung gusto natin sa pag-unite natin na mga individual, ng mga grupo ay dapat mayroong platform. Opo. And this we are offering now, a platform to be where people can collaborate para yung ano natin, yung paglago natin, yung pag-unlad natin, mas magiging madali. Yung nalaman kong techniques, procedures 20 years ago, that might not be effective today. Di ba? Kasi nangyayon palagi, hindi po pwedeng nasulat 20 years ago, ay nasulat sa libro. Effective daw ito. Pero hindi. Dapat yung mga ngayon, nag-i-implement, dapat ito yung platform. At hindi po pwedeng isulat mo pa sa libro. Baka pag nasulat, tapos mong masulat yan. With the advent of technology, internet, itong mga radio programs, social media, ay nakakaisip ka agad na ibabahagi ka agad na, ay, ito pala ay hindi na effect. Dito dapat magiging effective tayo. At saka yung detailed discussion ng copyright, ito na yun kasi whenever we go observe other television, mga political mindsetting eh. Yes. Tapos marketing, businesses, showbiz entertainment. Alam mo yung nandiyan naman talaga sa lipunan yung mga yan. But this yung ginawa, palagay ko maabot yung pinakababa at mailagay sa tama sa isang direction. Maganda po ito. Maganda. Oh, marami na. Eh ngayon nga ang actually ang punta ka sa Facebook, YouTube. Sa YouTube. Ganun na ngayon eh. More YouTube. So hindi ka marunong mag-wiring ng electricals. Punta ka sa YouTube. Tama. Masyado alam paano gamitin. Punta ka kay YouTube. Hindi, pinaka-basic nga lang eh. Paano magpalit ng light bulb? Nasa YouTube. DIY. Sa grupo ng mga taong nag-iisip ng kooperatiba, ganun din yan. Paano ba maglunsad ng isang grupo na magiging successful? So, we're having this as a platform na pwede nating masabi sa tao. Ito, best practices, this is how they do it. Yes. Ito ang naging challenges nila. So ngayon, we will be educating people. Pwede lang ilang tak-tak-tak-tak-tak-tak, o lumabas na. Mm. O yun pala, yun. Dapat ito pala ang gagawin ko. Dapat maging informative. Secondly is, talagang kapulutan natin ng aral. Tama. Yung aral na based on experiences.
Kasi yun nga, hindi lang naman. Sabi nga natin, ang sinasandala ng Coop Radio Pinas na nagsimula sa puhunang 200,000. Pero ngayon, 5 billion. So therefore, we can learn sa mayroon pang iba, members of the cooperative, na ako naman, ganito naman. So, as individual, hindi rin tayo, hindi rin ino-offer yung platform ito. Na-canalize na lang. Na, ay, baka hindi mag-work. Ano? Baka hindi mag-work. Ito ang sinundan niya, ito naman siya, ito ang sinundan niya, ito siya, ito ang sinundan niya. Ikaw, given sa pinapang magandang dadaanan mo. And that you can learn from Coop Radio TV. Yes. Tama po. Habang yung iba ay ginagawa yung needs assessment, eto na yung option, nakikita na agad. At na-educate na sila. Kaya, ang sa akin eh, after this launching, ano na agad? I would ask, may po na masimulan kung paano with the part of the radio co-op, at doon naman kami sa community. Yes, at para ma-i-roots level sa inyong barangay, kung paano kaganda at ano ang potentials ng isang cooperative way. Yan. With that, kasamang imit. Ako'y magpapaalam muna, ano, ako'y may susunod na yes, schedule. Oh, may susunod lang ako. May hahabulin akong meeting alauna sa Quezon City. Okay po. With that, ano, sa yan, suportahan, ano, at kapulutan ng aral itong ating Coop Radio TV. Ano, ito, wala po nga kaming ibang dalangin dito. Ano. Actually, lahat naman to volunteers lang eh. Volunteers ito. Mm-hmm. And we are here basically to open. Diba pong pwedeng kaming magawa, ano, kundi to give a platform that will be a source of knowledge of everybody. Yes. Be wise, ano, be wise, learn from your cooperatives, ano. And we are here, ano, to give that platform to everybody. Dahil, sabi nga ni Presidente, no, ang pangarap ninyo ay pangarap ko. Yo. So, ganun, ano, pare-pareho tayo ng pangarap. Well, of course, mayroon tayong mga pangarap. But at the end of the day, what we are looking after is the wellness of ourselves, the wellness of our family, the wellness of our community, the wellness of the whole public of the Philippines. Okay. Mabuhay po kaya, no, hanggang sa susunod po. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Major Sinon si Pancito III. Manatiling naka-asset kabilang istasyon. Kasama ang batikhang angkor ng Pilipinas. Emil Carrion, ating lahat. Salamat, sir. Salamat. At abangan po natin. Ha? Yun ang susunod na spokesperson ng AFP. At siguradong kapag yan na nakapwesto, talagang talagang makikita natin yung sundalong may puso. Siguro sa ilang minuto pa nating natitira, kayo ba diyan mga tech? Pinagriyan na baka ba? Meron nagpapa-shout out din diyan ng mga baka, kanina nakita ko si Ma'am Nettan ay nakikinig at nanonood sa atin. Merong taga Sambuanga na nakita ko sa Sambuanga. Magandang araw po sa inyo, magandang hapon. At kani-kanina, habang nagsasalita si Colonel Pancito, ay biglang lumakas ang bugso ng ulat hangin. So, pa-shoutout natin si Bagyong Egay. Ay, sana ay medyo lumabas ano lang. Lumabas na. Sipal ko ng paparating. Oh, relax na, relax lang. So, ating broadcast, ng ating maiden broadcast, siguro after this ay putulin mo.
muna natin para recalibration ng ating ano po ang inyong nakikita na vision ninyo para sa barangay na kapag ang ating cooperative way ay nasa level ng barangay particular, magsisimula sa inyong barangay, barangay 310. Ka-email ng mga kababayan. Number one, we are, ang bilis ng bitawagat, we are running out of time pagdating sa barangay kasi napaka-iksi lang ng term, itong darating na eleksyon. So, although we are very confident to have this second term by punong barangay Roland. So it's a short for a good leader, but ano naman yun? Long for a fair. Harap po namin dito po kayo, sir. Na ay sir, magbiri na muna kayo at mamaya bumalik. Ayun. So, yun na. So, with the short term na ibinigay o ibibigay pa sa aming punong barangay after the second term na kanyang election, I believe kung maging unang bahagi ng ma-create ang Committee on Cooperative sa aming barangay in partnership or in engaging into a memorandum of understanding with this. Ano niya ito, masisimulan para sa tuloy-tuloy na kanyang serbisyo sa Barangay 310 ng District 3. Ng kaming dalawa ni Noche, pumasok dito kasi nakita ko pagod na si Emil, pagod na si Secretary. Mamaya, pag nakita ninyong pagod na rin kami, pumasok ulit din kayo, ha? Tayo ang alas 3 tayo ng hapon dito. I-maintain natin yung programa na ito. So, bago tayo magpatuloy, alam ko si Noche ay meron din itong programa. Atin munang ihanda yung mga greetings sa atin. No, alam ko na dyan yung greetings ng aming Noche, si chairman natin ng ACDI Multipurpose Joven, ano, para ma-play natin. Plus, yung mga senador ho. Kasi grabe partner, ano? Oo. Yung mga senador na nagbati sa atin. May mga gusto pa kang bumati eh. Yeah. Busy ka mag, ano, mag-text sa mga kaibigan mo. Tama yun, para lakayin natin ito. Kaya nakunta ko, nagpapasalamat tayo dahil sumama din yung magandang panahon ngayon eh. Yung ating inaugural broadcast ngayong araw na ito. Kaya sa mga nanonood sa atin ngayon sa PMN na Radio TV. Ako o pa Radio TV. I-like and share niyo lang 'yung at magsasahan niyo at sa mga gustong mag-loan ng mga farmers sa mga mga nasa transport sector. Kasi yung kanina, di ba, naging guest natin yung land bank. What a timely naman, what a coincidence na sa simula ng programa natin, naging guest natin yung land bank. No? At alam natin na ang land bank ay malaki ang kanilang role dito sa mga nagtatayo ng kooperatiba. Di ba, no? So, sabi nilang, kapautang sina yung kanilang interest nila pero maganda doon ginagawa nila partner is mayroon silang mga tinatawag na training na pinoprovide para i-capacitate yung mga kooperatiba na umuutang sa kanila para alam nila kung paano nila hawakan ano na pwedeng gawin doon sa ilang sa pera na inilo nila sa land bank at pinahiram nila ng land bank sa kanila. Actually yun daw ang unang hahanapin eh. One of the requirements yan na mag-submit ka. Ano yung feasibility nila? So kailangan ay ano to, Emil? Kailangan magputol muna, sir. Tayo Martian ay muna tayo. So mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam muna pero kami ay babalik. Ang tabayan niyo, makakasama niyo li si Noche Cacas bago ito magpaalam, pumunta doon sa
sa kanyang mother station. So mga kaibigan, pakinggan mo po. Pakinggan niyo po si Noche Caca sa DZRH. Yes. Anong oras so yung programa? Every Sunday, 10 to 11 p.m. Mm-hmm. Tapos mamaya, 2 to 4 a.m. Saturday, kasama ko naman si Malu Cabral. Ah, ganun na? Mamayang umaga? Mamayang madaling araw. Okay, papakinggan kita dyan, Noche. Mga kaibigan, stay hindi pa stay tuned kasi magpapaalam na tayo. No? Balik Kailan po kami. Kayo. Diyan muna ho kayo. Mamaya, babalik po tayo sa ating programang. Actually, wala pa. Yung wala ang pa. Inyong kooperatiba, ito ang nag-iisa pala na programa but darating yung mga panahon na ito ay madadagdagan. Dito po sa Coop Virtual Radio TV.